Hey, what's up mga pare ko? Nabigo ang Gilas Pilipinas sa ating unang laro. Ano nga ba ang mga naging problema ng ating pambansang koponan? Pag-usapan natin dito yan mga pare ko, pero bago yun, please subscribe at click ang notification bell para wala kang malampasang mga videos natin. This is W Gameplay. Tara mga pare ko. Natalo nga ang Gilas Pilipinas kontra sa Italy. Hindi lang natalo kundi natambakan pa tayo ng mahigit 46 points. Pero katulad ng sinabi ko bago pa man ang laro, manalo matalo ay proud na ako sa kanila. Sinabi ko rin tiwala ako na hindi tayo matatambakan ng sobra, pero kung matambakan man tayo kako ay hindi pa rin ako mahihiya na sinabi ko ito. Pakiusap lang mga pare ko, huwag niyong ibabash ang ating koponan at mga players nito. Kung disappointed kayo, ay mas disappointed sila. Kung mahihirapan kayo makatulog ngayon, baka ilan sa kanila hindi makatulog ngayon. Italy is just the better team mga pare ko sa larong ito. Way better than our team. Kanina lang pinag-usapan natin ang mga armas ng Italy at yung 3-point shooting nila ang isa sa mga binanggit ko at yun ang pumatay sa atin ngayon. Grabe, 15 3-point shots ang nagawa nila habang tayo tatatlo lamang. Nagsabay eh. Hindi maganda depensa natin sa labas at late nakaka-recover yung defender, tapos ang ganda pa ng shooting nila, especially nung first half. Sakit nun mga parker. Sinabi ko kanina, kailangan nating madepensahan mga shooters nila. O kung hindi man kaya depensahan talaga, ay masabayan man lang sana. Makagawa rin tayo ng mga tres. Kaso yung dalawang yan, kabaliktaran ang nangyari. Hindi natin nadepensahan ng ayos ang labas, plus ang alat pa ng shooting natin. Di ba? Tapos si Andre Blatch na sinasabi kong pinaka-importanteng parte ay hindi rin ganun kaganda ang laro. Yes, mayroon siyang 15 points mga pare ko, pero may 9 turnovers din siya kasi. Pero sinabi ko naman, enjoyin lang nila yan. Gawin ang lahat na makakaya nila. Kung kayanin, edi kaya. Kung matalo naman ay ayos lang din. Basta ginawa nila ang lahat ng makakaya nila. Proud pa rin ako sa kanila. Huwag nyo nang hanapin yung mga players na wala sa Gilas. Tingin ko, ganito pa rin naman ang mangyayari. Halos kahit pa nandyan sila. Tinamaan ng malas. Miski nga dakdak ni Blatch, sumablay. Ang sakit panoorin mga parga na unti-unti tayong tinatambakan ng Italy. Yung tipong umaasa ka na biglang hahabol yung Gilas. Pero walang nangyari. Ang tingin kong naging problema natin ay una, ang ating depensa. Hindi talaga maganda ang depensa natin lalo na sa labas. Ikalawa, malas tayo sa tres. Ikatlo, napaghandaan ng Italy si Andre Blatch kaya basa nila ang galaw nito. Ikaapat, napakaikli lang ng ensayo ng Gilas Pilipinas at iilan lang ang mga nakatune up natin. At ang panghuli, mas magaling sa atin ang Italy that game. Tanggapin na natin yan. Kahit saang anggulo tignan, mas malakas sila sa atin. Ang nakita ko lang na medyo okay ang nilaro si Perez at Bolic, habang si Fajardo naman ayos na rin. 9 points, 3 out of 4 sa field with 6 rebounds. Yan mga parke, bukas ganun pa rin. 7:30 pa rin ng gabi ang laro. Abangan natin yan. Although lamang talo na ang Gila sa game na yon, ay masarap pa rin panoorin dahil ang Serbia ang isa sa mga paboritong mananalo ng tropeyo ngayong World Cup. Yun lang mga pare ko, na-expect ko ng maraming bashers ng Gila sa ibaba ng video natin ito. Pati na rin sa akin dahil sinabi ko na 50% ang chance natin kontra Italy. Pero opinion ko lang naman yan, di ba? At sinabi ko naman na hindi ako mahihiya kahit pa mali ang hula ko. Basta tiwala ako sa kanila na gagawin nila ang lahat ng makakaya nila. I-commento na sa ibaba ang inyong sariling opinion at babasahin natin lahat yan. Abangan ng mas mahabang video natin bukas. This is W Gameplay. Thanks for watching. Bye-bye mga pare ko.